dako ng mundo. Dito sa TV Migrante, ang tinig ng makabayang migrante. Siyempre, para po sa ating talakayan ngayon ay isa pong napakalaking opportunity dito sa TV Migrante na makasama natin ang atin pong mga mushroom workers. Ikwekwento po nila sa atin ang kanilang mga struggles at kalagayan sa kanilang pagawaan kung saan naranasan nila ang pang-abuso, exploitation at ang mga hindi kaaya-ayang kalagayan sa kanilang trabaho. Ang atin pong mga bisita ay mga migranteng manggagawa na naging biktima ng labor trafficking at illegal recruitment ng ahensyang Link for Stop Incorporated. Kasalukuyan po ngayong nakasampa ang kaso laban sa Link for Stop Incorporated sa Ontario Small Claims Court. Kaya ipakilala na po natin ang ating mga bisita. Sila po ay sina Lourdes de la Peña at si Jesse Veneranda. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Maraming salamat din po. Okay, pag-usapan natin itong issue ng inyong pagpunta rito sa Canada. Pwede niyo ba kaming magkwento paano nangyari? Paano kayo nakarating sa Canada? Paano ang inyong dinanas ng mga struggles bago kayo makarating dito? Lourdes, sige. Magandang hapon po. Ako po personally ay galing sa pamilyang magsasaka. Mm-hmm. Mahirap lang po talaga ang buhay namin. Nakatapos po ako ng pag-aaral dahil po sa tulong ng ate ko na nag-domestic helper. Dahil po gusto naming maiangat ang aming kabuhayan. Mm-hmm. Para matulungan namin ang aming mga magulang. Naging domestic helper din po ako after pagkatapos kong mag-graduate ng college. Mm-hmm. Naging domestic helper po ako sa Hong Kong at naging caregiver sa Taiwan. Mm-hmm. Dahil nga po sa gusto kong makatulong sa pamilya namin, dahil talagang ang pagiging magsasaka ay hindi ka po iaangat dahil alam naman po natin walang kita, talagang hirap sa trabaho sa atin. No. Puro pagod lang po ang puhunan at ang kita doon ay talagang twice a year lang po kung umani ang ng palay. Ano? Po po. Bali, pag tag-ulan, tatanim sila ng palay at after 4 months, aani, babayad ng utang, pagkatapos po noon, magtatanim ng gulay or mais, tapos... Hmm. After 4 months na naman, naantay niyong pagtubo at paglaki ng mga gulay, ng mga pananim. So dahil sa ganitong kalagayan niyo, ay napag-isipan niyo na tumulong sa iyong pamilya. Opo, kaya dahil talagang walang kita doon. Kaya nag-abroad ka. Sabi mo kanina, naging kang caregiver? Opo, naging domestic helper ako sa Taiwan, sa Taiwan. Sa Hong Kong. At caregiver sa Taiwan. At nung pong masabihan ako na naging kakilala ko sa Taiwan, kaibigan ko doon, na sabi niya, dito ka sa Canada, may magandang oportunidad dahil ang kikitain mo dito ay 3 beses ang laki. So parang nabuhayan ka ng loob? Nabuhayan po ako ng loob dahil sa tagal ko nang nagtatrabaho, almost 8 years ako sa Taiwan, parang walang inunlad ang aking sarili. So ito, nung minasabi sa iyong kaibigan, oy Lourdes, opo, dito tayo sa Canada. Yun. So, talagang ginrab mo yan? Ginrab ko po talaga. Hmm. Na dahil nga po nagki-caregiver ako, so wala akong time na mag-research or kung ano yung kalagayan. Basta ang alam ko lang po is talagang pangarap ng bawat isa ang makarating sa Canada. Hmm. Dahil gusto mo rin tulungan ang pamilya. No? No, babalikan kita, Lourdes. Ano? Si Jesse naman, ano ba ang iyong kwento, Jesse? So, ako kasi meron akong pamilya. So meron akong 3 anak. So dahil ako yung padre di pamilya, so kailangan kong gampanan ang tungkulin ko na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So nag-abroad din ako papuntang Taiwan. Dahil sa struggle na naranasan ko rin sa Pinas na ultimo
sa kainin mo na lang, kumbaga, isusubong mo na lang ay... Oo, tapos parang titipirin mo dahil sa mga anak. So, ilan taon na ang mga anak mo, Jesse? So yung panganay ko ngayon, 13 years old. Tapos yung pangalawa, 11. Tapos yung... yung bunso. Anim na taon na siya ngayong darating na July. Mm-hmm. So nag-abroad ka dahil para sa iyong mga anak? Opo, kasi... gusto ko naman na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So, yun lang ang naisip ko na paraan na mabigyan sila. Mm-hmm. Kasi, yung sa akin kasi na mapatapos sila sa kanilang pag-aaral, yun lang ang kayamanan na pwede kong ibigay sa kanila. Mm-hmm. So, nag-abroad ako, pumunta ako ng Taiwan, 5 taon ako sa Taiwan. Then, nung sa Taiwan na, parang... oh, malaki yung amount ng bayad ng kita, pero kikita. Kung tutusin yung palit niya, parang katulad lang din sa Pinas. Mm-hmm. So nangarap din akong pumunta ng Canada. So one time may nag-message sa akin, tinatanong kung gusto ko, kung willing akong pumunta dito sa Canada. Mm-hmm. So sabi ko, pangarap kong makarating ng Canada. Then that time, sabi niya, ayusin ko yung mga papers ko. Yung mga requirements na pinadala nila din, padala sila ng LMO. At sino itong taong ito? Sino itong sinasabi mong... Kaibigan ko rin siya dito sa Toronto. Mm-hmm. Sila yung tumulong sa akin. Uh-huh. Tapos, nung that time, yung kontra ko sa Taiwan, malapit nang mag-expired. Mm-hmm. So, yung application ko on process, dahil walang embassy... Canadian Embassy sa Taiwan, nasa Hong Kong. Hmm. So, naghanap ako ng agent na mag-process ng aking papel doon. So, at syempre, babayaran mo yung agent na yan? Babayaran pa rin siya. Magkano naman ang binayad mo sa agent na yan? So, yung binayad ko is 16,000 Philippine money na siya. 16,000. Hmm. Unang tapos, bayad pa lang yan. So, yun na yun lahat. Lahat na yun. Tapos, nung time na yun na na-forward ko na yung documents ko sa Hong Kong, umuwi na ako ng Pinas. Hmm. Then, sa 3 taon ko na, yung sa last ko na kontrata sa Taiwan, 3 taon na walang uwian. So, doon, nakasama ko yung pamilya ko. Hmm. So, naranasan ko mag-celebrate ng Christmas. Kasama sila. Hmm. Kasama sila, pero 5 years yan kasi 2 kontrata ko na sa Taiwan. Hmm. Then, January, naka-receive ako ng email from the Canadian Embassy sa Hong Kong na kailangan nila yung passport ko for visa. Mm-hmm. So, yun ang time na pumunta ako ng Hong Kong para personal na magdala ng passport sa kanila. Okay. Sa Makatwid, nabigyan ka ng passport at ganun din naman si Lourdes. Ano, ikaw rin, ganun din ba ang pinagdaanan mo? Nagbayad ka rin ng mga processing fees at lahat? Nasa Taiwan po ako sa 3 years contract ko. Bali, October po yun nang dumating yung visa ko. Visa. So, pero bago po yun, talagang kailangan kong magbayad ng 5,000 Canadian dollar. Opo. Kung talagang gugustuhin kong makarating dito. Dahil ito yung sinabi sa iyo nung... agency. Opo. Na maghanda ka na ng $5,000. Bali, unang nagpadala ako ng 1,500 Canadian dollar para daw po sa processing ng visa. Hindi ka ba nagdalawang isip na parang naku, laki naman yata nito? 1,500? Hindi ka ba nangangamba na baka, no? Una po, nangangamba syempre dahil nga po kapit sa patalim. Opo, na lang. Kahit na lang. Kapit sa patalim dahil sabi nga mas malaki ang kita. So yung 5,000 na yon magiging kikitain mo pa rin doon. Hmm. Ibig sabihin mababawi. Yan ang sabi sa inyo. Ganun din ang sabi sa ganun inyo. Ganun din po kasi kumbaga isang agency lang kami, yung agent namin dalawa. Ah, isa lang agency ang humahawak sa'yo. Pero hindi kayo magkakilala sa Taiwan? Hindi po. Dito lang po. Kami nagkita-kita sa Canada. So yung, kumbaga, nagbayad ako ng 5,000 Canadian dollar, then plus yung binayad ko sa agent sa Hong Kong.
So plus 16,000 pesos yun, ano? Pero si ikaw sa'yo, flat na $5,000. Opo. At alam naman ito ng mga pamilya nyo na inaasikaso nyo na pupunta kayo ng Canada. Opo. So bali yung last minute po ng ano ko, visa ko sa Taiwan, tapos na po yung kontrata ko ng 3 years, na nasakto naman po na process yung papel ko dito. At December 27, 2012, nakarating ako dito. Yun po, pagdating namin dito, sabi dun sa contract, kasi greenhouse ang nasa kontrata, farm worker. Ayun ang nakasaad sa kontrata mo. Opo. Pati rin sa'yo. Greenhouse, dun kayo magtatrabaho. Opo. So, hindi ko alam na pagdating dito, sabi nung agent, nakaharap ko na po yung agent, sabi niya, greenhouse is closed this season, winter po, ang lamig po. Kasi winter kayo naman. Opo, yeah, first time. Itong agent na ito na ba yung link for staff? Hindi pa, hindi pa ito. So, unang pasok ko dito, nagbayad ako ng 5,000. Doon po, yung pagkatapos po nung sabi nga niya na hindi ako muna makakapagtrabaho doon, pinasok niya ako sa isang mushroom farm. Doon po, tinrain nila ako kung paano mag-pick ng mushroom. Ang mushroom farm po is ano siya, nasa loob siya ng indoor siya. At yung mga mushroom ay nakatanim sa beds and beds and beds of mushroom. Parang rice terraces. Yeah, opo. Nakasalansan. Opo. Pataas ang pataas. Ganyan. Kaya ang kailangan mong gumamit ng rolly or yung lorry. Lorry ang tawag nila. Opo. Up and down siya. Delikado yan. Delikado po talaga kasi meron nga pong incident na biglang bumagsak yung lorry. So, babagsak po talaga. Kaya kailangan. Doon. Marami kami po. Marami naman po. So, kumbaga, yung unang kontrata ko is na invalid na yon. Hindi pala ganun. Hindi ko po alam kasi ang dun niya misled na naman ako. Wala po akong knowledge kung ano ba talaga yung mga rules and regulations dito. So, sunod-sunod lang po ako sa agent. Kung ano yung sinabi niya sa'yo. Opo. So, in-apply yung work permit ko doon at na-issuehan naman ako ng work permit doon sa mushroom farm. Ang hirap nga lang po dahil ang pagtatrabaho doon mula alas 5 ng madaling araw hanggat matapos yung pag-harvest. Okay, babalikan natin yung mga kwento niya. Sa aming pong pagbabalik, napaka-interesante po nitong ating pinag-uusapan at itutuloy po natin ang diskusyon pagkaraan po ng mga mahalagang patalastas. No? Patalastas na ito, huwag po kayong alis at magbabalik hanggang kami dito sa TV Migrante. Kami dito sa TV Migrante, ang tinig ng makabayang migrante, at kasama pa rin natin sina Lourdes de la Peña at Jesse Veneranda, at pinag-uusapan po natin ang tungkol po dito sa kanilang trabaho dito po sa mushroom farm, ano? At kanina, bago tayo nagpatalas, na ikwento ni Lourdes, delikado ang trabaho doon, ang kondisyon. Pwede bang pakikwento mo rin, Jesse? Madulas ba dyan? Bakit mahirap ang trabaho? Anong kondisyon ng trabaho dyan sa loob? Kasi di ba indoor yung farm, ang mushroom farm. So, madulas talaga kasi dinidiligan nila sa loob. So, yung tubig, hindi naman diretso doon sa bed. So, nasa floor din siya nakaano. So, may tendency na pag hindi ka mag-ingat, talagang madudulas ka. Lalo na po kung mayroong laglag na kabutit. Oo. Pag may nahulog na mga mushroom na ano, so, at maapakan mo siya. So, ba't hindi ba kayo binibigyan ng mga tamang ano, mga kasuotan sa loob? Pero kahit meron, hindi sapat. Opo. Hindi sapat para kayo. Kasi meron na bang kaso dyan na may nadulas o na nadala sa hospital dahil dun sa issue na yan?
Meron naman po, kaya lang ang gusto po naming ikwento pagkatapos nito ay yun talagang pinagtrabahuan naming matagal na mushroom farm na Ravine Mushroom Farm kasi ito po una pa lang. So ang panloloko ng agency ang ano, bali po after nung dito sa mushroom farm na ito dahil nga po kumbaga, pero linawin muna natin, Lourdes, yung una, napunta ka sa mushroom farm. Opo. Gusto ko lang malaman kung ang agency na humahawak na sa inyo ay hindi pa itong si ano. Hindi pa siya. Hindi pa po so, siya. So, una itong mushroom farm, tapos meron ng sumunod. Ito yung Opo. Pinakamatagal. Opo. Dito na ba ito pumapasok itong link for stop? Yeah. Mm. Opo. Sige, pakikwento sa atin. So, bali yun nga po, after nun, ano kasi... sa mushroom farm, ititrain ka po dun sa unang trabaho, ititrain ka po muna ng magpitas nila per hour kanilang babayadan. So, kung hindi, nung after po ng 1-3 months training or 1 month training, kokotahan ka po nila kung gaano kakabilis ipipis work kanila, yun ang sabi nila. So, dahil po sa pressure ng trabaho at saka sa oras ng trabaho na madaling araw, uuwi ka ng papasok ka ng madilim, uuwi ka ng madilim, hindi mo na namin po nakikita ang araw. So, talagang na-pressure po kami, hindi po namin na-expect na ganun. But then, kailangan naming magtrabaho. So, after po neto, nag-decide kami ng mga katrabaho ko, ng mga Pinoy din, na dinala nung agency doon, na mag-resign na lang kasi ang sabi po sa amin nung company is kung hindi nyo ma-reach ang quota, so we have to send you back to the Philippines. Hindi-deport kayo. Opo. So, natakot po kami. So, gumawa kami ng paraan na kasi nandito na po kami sa Canada. Ang gusto lang naman po namin is magtrabaho ng legal at maayos. So, yun. Naghanap kami ng ibang paraan ng trabaho and may nag-offer naman po na mapunta ako ng Saskatchewan na isang trabaho na nangako rin po yung employer na may apply na siyang LMO. So by that time po nagpunta kami doon, actually ako si Jessie at si Myla Sigera. Nagpunta po kami doon dahil nga po in-offer yung trabaho na yun na magkakaroon kami ng papel. Then, mas maganda ito kaysa sa mushroom. Opo, ano kasi food counter attendant sa Subway. Kailan ito? Noong October 2013 din po siya. 2013, oo. Opo. So hanggang December 2013, sinabi po ng employer, kailangan yung bumalik ng Toronto kasi... Na-refuse yung LMO ko. Okay. Sino itong employer na ito? Bakit ganun? Pabalik-balik kayo? Sila ang nagde-decide kung saan kayo pumunta? So, yung unang namin trabaho na sa farm, sa mushroom farm, nag-resign kami doon. So, tapos na yung... Kontrata? Tapos na yung ano yung unang employer tsaka agency. Then, nag-move kami sa Saskatchewan. Then, kasi... nag-message sa amin yung may-ari na meron siyang naka-ready, may in-apply siyang LMO para sa amin. Okay. And nung time na yun na pumunta kami doon, December, sinabi niya sa amin na na-refuse yung in-apply niyang LMO. Then, pinapabalik niya kami dito sa... Toronto. Sa Toronto. So, yung time na yun, binilihan niya kami ng ticket, tapos pabalik dito. Kuya Louie. Sige. Yun po kasi una namin palang agent, kaya po naman kami nagkaroon na lang problema. Kumbaga nakulong na din na hindi namin alam na talaga palang nangunguha pa siya ng mga iba pang mga migrant workers sa Taiwan kung saan-saan, pero pineperahan na po niya lang pala. Yung ginamit niyang LMO sa amin, yun ang paulit-ulit niyang ginamit. So nakarami siya ng kuha ng pera sa mga migrant workers na umaasa na makarating din dito sa Canada. Pero na po siya ng immigration. Nire-resign niya lang yung LMO. Opo. Ano? Ibig sabihin, actually yung LMO ginamit sa'yo, pwede niyang binigay siya naman sa iba para kunwari meron talagang maswerte po kami kahit papaano na nakarating na dito. Pero yun pong employer ay yung agent na yun dahil nga napatunayan fraud talaga siya at
Nakulong na po siya. Siya po si Imelda Saluma. Yun, kung natatandaan niyo po siya sa Go West Jobs. Yun. So nakulong na sa ngayon? Na po. Okay. So, nung pong pinabalik na kami dito sa Toronto. So, nakabalik Toronto, kayo ng Toronto, nakulong na si Imelda. Pagdating niyo dito, doon naman namin na-meet si... So, may, yung kaibigan ko, may binigay siyang number sa akin. Sabi niya, kung kailangan ng trabaho, tatawagan lang daw. So, yun, tinawagan namin. Siya si Marian Domingo. Siya ay nagtatrabaho sa Link for Staff. That time, January 2, pumunta kami sa opisina ng Link for Staff na naka-address sa 57 Ombria Crescent, Woodbridge, Ontario. So that time, ang office nila is nasa basement pa lang dati. At tatlong lamisa lang ang nakalagay doon. At na-meet namin ng personal yung may-ari na si Jeanette Mosquito. So, tinanong, sinabi namin sa kanya lahat ang sitwasyon namin. Kasi nung time na lumapit kami sa kanya, ang status ko is meron pa akong 1 year and 4 months na, kumbaga, legal pa akong... Makapagtrabaho. Oo. Tapos, nung time na yon, sinabi niya na huwag kayong mag-alala, mabibigyan ko kayo ng bagong papel. Pero, mamili kayo either caregiver or sa farm. So, since wala akong experience sa caregiver, ang pinili ko yung farm. So, tinanong namin kung magkano yung... Sweldo? Kasi may bayad daw. So, may tinanong... Para magkaroon ng papel, magbabayad kami kasi yun ang ano niya eh. Tawag dito? Ang condition niya. Oo, condition niya. Tinanong ko kung magkano, sabi niya 2,500. Kasi, $2,500. Canadian dollars. Kasi, meron daw pa counterpart ang may-ari ng farm. So, maliban sa binayad namin, magbibigay din ng bayad ang may-ari ng farm sa kanya. So, dahil gusto naming magtrabaho ng legal, so, pumayag kami na magkaroon ng ganun, ng agreement na ganun. Kasi pinangako niya sa amin na mabibigyan niya kami ng papel. So, January 6, nag-start kami magtrabaho sa Rabin Farm na sa address na 4101 Kingbone, Woodbridge, Ontario. So, yun ang address ng farm. yun ang ano namin, kumbaga pag start namin ng araw na yon, kami is peace work na agad. So dahil unang ano namin doon, yung isang araw ko is nasa 50 plus lang yata ang napitas ko. Dapat, gano'n ba kadami dapat? So kasi kung naka-peace work ka, dapat kung, by sticker kasi yung box. So yung isang box, lalagyan mo ng sticker, ang bayad doon is supposed to be is $1. $1? Oo. Isang box na may sticker? Oo, dahil ang agency ay may cut pa, so binibigay sa amin ng 90 cents. Anyway, ang isang box, kuya, is tumitimbang ng 2.5 kilograms or 500 pounds. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating kwento tungkol po sa ating mga mushroom workers. Pagkaraan po ng mga patalastas nito, huwag po kayong alis, magbabalik agad 2.5. kami. Babalik po kami dito sa TV Migrante, ang tinig ng makabayang migrante. Kasama pa rin natin sina Jessie at Lourdes. At bago tayo magpatalasas, kinekwento natin yung peace work. No? Ano, itong peace na bawat box ay merong almost 100 pounds ba ang sinasabi mo? May sticker? Paano ito? Sige nga. Yung timbang ng mushroom sa box is 2.5 kilograms na siya. 2.5 kilos, yeah. Okay. Yun ang babayaran na 90 cents. Yun ang 90 cents. Sa pagkakaalam kasi namin, $1 ang bigay ng employer. Then pag nilagyan namin ng sticker yon, then ang binabayad kasi ang employer hindi direct na magbabayad sa amin. So binabayad doon sa agency. Sa agency. Then ang agency nagka-cut pa siya bali ang binibigay sa amin 90 cents lang. So may 10 cents siya. Oo. So maliban doon pag nag per hour din yung ano ang trabaho.
So ang bigay niya sa amin is 1050. Mm-hmm. 1050. Yeah. Pero ang bigay sa kanya yung that time is ang minimum rate is wage. Minimum is 1125 I think. Mm-hmm. So kumbaga nag ang baba. No, mayroon pa siyang cut may din cut doon. Pa rin doon. So ibig sabihin magkano na lang natitira sa inyo? So tapos nagka-carpool pa kami ng $15 per day ang carpool. $15 a day. Yeah. So ang car So yung carpool naman yun mismo sila ang nagkakaltas din sa sahod namin. Dahil kanila din yung sasakyan, ganun ba? May mga kinukuha sa pero sila yung nag ano eh, sila kasi ang kumbaga kinakaltas nila sa amin din sila nang nagbibigay doon sa mga nagka-carpool. Pero sa suma total, magkano na lang natitira sa inyo? Depende po. Kung halimbawa, kumita ka nga ng halimbawa 100 sa isang araw. $100. So, 100 sticker yon. So, less ng 10 cents. So, $90 na lang. $90 na lang. Less ng carpool mo. Na $15. So, 85. $75 na lang yung maiiwan sa'yo. So, tapos, sa buong araw mo sa buong na natrabaho doon. Mula alas 5 ng umaga. So, kasi kami may carpool, ang gising namin is alas 3. Kasi tres ang sundo sa amin is alas 4. Then, 5, mag-start na yung pamimitas ng maso. Hanggang ano oras yun? Depende, kasi minsan late din kaming umuwi. So, ibig sabihin, pwedeng natatapos siya ng 5 to 5, 5 to 7? Or more, or hanggang... O, 5 to 9 p.m.? Yeah, may 10 p.m. pa. Opo. Yung tinatawag na trabaho. So hirap. Walang ano yon. Kumaga nakakakain pa ba kayo? Pag nagdoon nakapamerienda pa ba kayo? Pag ginagabi po nagpapamerienda rin yung ano, pero kumbaga dapat kasi pag after ng 8 hours dapat ang rate namin is iba na pero hindi yun nasusunod. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So okay, naintindihan na natin ngayon kung gaano kahirap yung trabaho nyo at naranasan itong mga bagay na ito, kung paano kayo inabuso ng employer at ng mula dun sa inyong mga sahod at kahit dun sa kalagayan sa trabaho. Pero ang tanong ngayon ay bakit kayo lumalantad ngayon sa publiko at sinasabi itong kalagayan ninyo? Kuya, dahil nga po pinangako sa amin, una pa lang pagpunta namin doon, pinapirma kami ng kontrata ng Ravine Mushroom Farm netong link for staff na na akala namin ipinoproseso ang aming papeles doon. So hanggang may dumating na po na LMO that time, pero hindi po kami sinama. Ang inoffer po sa akin personally is magiging caregiver dahil daw po yun ang pathway ko para magkaroon ng legal status dito at saka maging PR at kung ano-ano pa pong pangakong sinasabi niya na dapat maging caregiver ako dahil qualified naman po daw ako dahil naging domestic helper ako at the same time naging caregiver sa Taiwan na dahil nga po syempre yun ang sinasabi nila. So, ang gusto ko lang naman po ay magkaroon ng legal status na maging makapagtrabaho na maayos, nang walang kinakatakutan. So, ginrab ko po yung sinasabi niya na maging caregiver ako, provided na magbibigay ako ng 5,000 Canadian dollars ulit, na kinakaltas po sa aking sahod na magkano lang, di ba? Hindi naman po araw-araw makukuha ko yung 100 na napitas na yun dahil may mga times po na mahirap talaga yung mga kabuti, may mga maliliit siya at yung i-assign ka na po ng house o yung isang buong bed ng mushroom pero hindi po siya kalaki. So talaga pipitasin mo siyang kung ano, hindi po ganun siya kadami. Magbabayad pa po kami ng bahay, ng carpool, ng renta. So ito po yung naging struggle ko. So naging in-offer niya po ako maging caregiver. So tinanggap ko po 'yon. Dahil nga po sa gusto ko magkaroon ng legal status. Pero ito po pa lang employer na to, pinakilala niya sa akin na ang gusto po pala niya ay maging though candidate po siya na maging employer, pero ang hinahanap po niya, sabi niya kasi para pong ano, yung gusto niyang maging asawa ako nung pagkakita niya sa akin. Hindi ko po alam na meron silang usapan na ganun. So, nagulat na lang po ako nung itong
Itong employer mismo, ay tumatawag sa akin at nagme-message po sa akin na I can help you, pero I'm a lonely man. Mm-hmm. Sabi niya pong ganun. So, ang ano ko po dito is, yun talagang, sabi ko, hinahanap ko po talaga yung magkaroon ng legal status. Bakit niya ako iyaanong ganito? At sinusunod ko naman po yung gusto niya, dahil yun po yung sinasabi nila na magkaroon ako ng legal status dito. Pasensya na po. So, yun po. Ngayon, dahil nga po pumirma yung employer na yon. So, sabi ko, okay. Pero ang sabi po ni Jeanette Mosquito ng Link for Staff, na sabi niya, okay, pumayag siya na pirmahan yung kontrata mo. Pero sabi niya, may usapan na maglilinis daw po ako sa kanila. Okay. Na three times a week. Sabi ko, hindi ako papayag nun hanggat wala yung work permit ko. Kasi alam ko na po na may motibo yung tao sa akin. So dahil po pumirma siya sa kontrata ko at ipaprocess yung work permit ko, na hindi ko po alam, hindi ko po alam until nung yung aking legal immigration consultant, nakuha niya po yung documents ko sa CIC, na refuse po pala yung aking ano. Kasi po hawak nila yung my CIC account ko. Hindi po kami direktang nakaka-access doon sa files niyo. Files ko, opo. So yun, kaya po, kung ano na lang, kung may email ako, personal email galing sa CIC, sila po yung nagbubukas nito. So, hindi po nila sinabi sa akin na refuse yung aking papel. Dahil nga po, from low-skilled na mushroom, na farm worker, so idadalhin niya po kasi po, di ba yung caregiver pala is skilled worker. So, okay. Pero meron pala siyang ibang intensyon. Opo. Mm-hmm. Pero since sinabi niya, okay lang, dahil nga po, naniniwala ako dahil sila nagbubukas ng my CIC account, kung ano yung nilalaman ng CIC, sabi lang po niya sa akin na, sige, continue working in the farm. Okay lang yan. No, huwag kang mag-alala. Palagi lang po nila sinasabi, kahit nagpa-follow up, kung ano na po yung status namin. Status ko lalo na po. At ano, alam kong may in-apply sila sa akin. Okay, malapit na tayong matapos, ano, pero ito naman ay magkakaroon po tayo ng part 2 nito, pero bago tayo magtapos ay gusto ko lang hingin ang inyong mga mensahe para sa ating mga manonood, no, na napapanood ko ngayon sa television. Anong gusto niyong sabihin sa ating mga kababayan at sa kahit sa gobyerno ng Canada? Si Jesse muna. Sa mga nanonood po sa amin, sa mga kababayan ng Pilipino, kaya po namin inilabas yung isyong ito kasi gusto po namin mabigyan kami ng justice. Kasi hanggang ngayon dito sa Canada, meron pa rin mga ganitong modus na nangyayari, yung mga illegal recruiters, na kung tutuusin, mga kababayan din natin yung mga gumagawa nito. Sila po ay, alam ko po na sila ay isa ring OFW dati, na nagkaroon lang ng magandang oportunidad dito sa Canada. Pero bakit kami yung kanilang gustong biktimahin? Kami po ay gusto rin namin maging legal dito na nagtatrabaho sa Canada. Marami po kaming struggle na nararanasan. Kung ano yung gusto nilang mangyari sa yun din ang gusto namin, na magtrabaho ng legal at magkaroon ng maayos na trabaho na wala kang pinangapangambahan. Lourdes? Yun po. Dahil nga po, sabi ko nga po, mula pagkabata ako, laking hirap po ako. So, wala po akong sinasantong trabaho. Kahit ano po yun,
Yun na nga po, pinagtrabaho din ako nitong Jeanette Mosquito sa isang family na may Parkinson disease. Sabi niya po, itry mo to dahil kung magkakaroon ka ng... Ito rin ang step mo. Kung nagustuhan ka nila, pipirmahan yung kontrata mo. Wala po, minahal po ako ng pamilyang yon, pero ang sistema po pala, parating na po yung caregiver na para doon. So ibig sabihin po, ginamit na naman po niya ako para sa 1 month na habang wala pa yung caregiver. So mga kababayan ko at mga Canadian, hindi po kami job stealers. Kaming mga migrant workers, yung pong mga trabahong hindi nyo kaya, kahit mahirap yan, kahit delikado, kami pong mga simpleng mamamayan, kami mga migrant workers na sinasabi nyong nangaagaw na mga trabaho nyo, hindi po kami yun. Kami po ay gusto lang magtrabaho dahil sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, dahil po sa kahirapan ng buhay at gusto naming makatulong sa aming pamilya. Kaya po kami na andito sa inyong bansa na gusto rin naming makatikim ng ginhawa. Pero ito po ay pagtatrabahuhan namin. Maraming sa inyong salamat sa inyo, sa Jesse at Lourdes. At ang grupo po ng mga migrant workers na ito ay meron po silang kampanya. Ito po yung... J4M4, ito po ay meron po silang tatlong panawagan na binibigay na kanila pong inilalako sa kanilang kampanya. Ito po ay yung paghingi po ng mandato sa gobyernong Canada para mabigyan po ng license yung atin pong mga foreign recruitment agencies, ano? At dinidemand po rin nila na marehistro ang mga employers under the employment standards. At yung kanila pong binabanggit kanina ay kanila po din inihigi na magkaroon sila ng permanent resident status upon arrival, no? At yan po, marami pong salamat sa kanila at para po sa inyong dalawa, tatlong bagsak. Yan, maraming pong salamat muli sa inyong pagtutok dito sa amin sa TV Migrante. Next week po, abangan po ang huling bahagi ng interview hinggil po sa apat na mga speakers na ito, workers. Huwag po kayong bibitaw. At paalam muna at maraming salamat sa inyong panood at pagsubaybay dito sa amin. Salamat din sa ating TV Migrante Collective sa pagbubuo ng ating programa, sa production crew ng FTB, sa lahat ng mga tumulong at nag-contribute sa ating programa at sa ating laging bisita kina Lourdes De La Peña at Jesse Veneranda. At higit sa lahat sa ating mga manunod, maraming salamat po. At para po naman sa ating atin pong sining at kultura ay atin pong mapapakinggan ang musika ni Edge Oyanggurin, ang Kapayapaan. Magkita-kita po muli tayo next week. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas. Ooh.
God.